mga kasibilyan, kamusta kayo dyan? So, ayan, AutoCAD tutorial nga tayo. So, basic AutoCAD tutorial. So, simulan na natin. So, ito yung click lang natin para ma-launch. Ayan, launch. Hindi pagkain ha, mga kasibilyan. Ayan. Habang inihintay natin siyang bukas, so saglit lang naman yan. Nag-ano lang siya, ayan, loading. So, ayan. Pagbukas mo ng AutoCAD mo, ito yung bubungad sa'yo. So, ayan, notifications. Ito yung mga projects na na-open na. So, magsisimula tayo sa simula. So, ang gagawin natin, start new drawing. So, from the scratch tayo mga kasibilyan kasi nasa basic pa lang tayo, parang introduction pa lang ng AutoCAD. So, ayan, click natin 'yan, left. Left sa mouse natin, left. So, ayan. Ito yung bubungad sa atin, mga kasibilyan. So, ayan. So, ayan. I-close muna natin tong properties kasi binuksan ko yan kanina. So, tuturuan natin yan lahat. So, yan. Dito, sa pagbungad ng pagbukas mo nga ng AutoCAD mo, pagbungad niya ito. So, hindi natin paliguy-liguyin pa. So, ituturuan natin ito isa-isa. Itong gano'n to. So, understanding the AutoCAD user interface. So, ito yung user interface. So, ito yung mukha niya. Mukha ng AutoCAD natin sa pag-open natin sa kanya. So, ito, application menu, itong app na to. So, ayan, makita natin new, open, save, save as, dito mo si-save yung gagawin mo, si-save as mo, import, export, publish, print, ayan, close. So, ayan, nandyan sa lahat, siya lahat. So, open, drawing, new drawing, magbubukas ka ng nagawa mo na drawing. Ayan. So, ito yung application menu. Tapos, ito, click lang natin yan. Itong nasa taas na to, andun siya, nakapalob siya sa application menu, pero pwede mo na siyang i-click sa labas kahit on na siya dito. So, ito yung tinatawag na quick access toolbar. So, quick access toolbar. So, quick, alam nyo na. So, hindi mo na kailangan mo dito. Mabilis na, i-click mo na lang siya dito. Save, save as. Ayan. So print, ito alam natin yung flat o print sa AutoCAD flat, pero ayan, mayroon naman siya eh, may printer. So print or flat kasi yung dito sa AutoCAD flat. So ayan, dito ribbon ang tawag dito sa yun, home insert, ribbon tab, home insert, annotate, parametric, visualize. So hindi natin isa-isa yan, so, tawag dito ribbon. Ito naman sa baba na to, ribbon panel. Yan, sa baba na yan, ribbon panel ito. Modify, draw, annotation, yan. Ribbon panel ang tawag dyan. Susunod natin ay viewport views ito. Top, 2D wireframe. So, tawag siya dyan, viewport views and visual style control. So, itong area na to. Then, ito yung drawing area. Drawing area. Tapos, ito yung view cube. View cube. Sinabing cube. Ayan. Ganyan. So, ayan. Right. Top. So, umalik siya doon. Walang natin iwalik sa top. Ayan. So, view cube. Bakit? Cube. Alam nyo na cube. Cube. What is cube? Yung equal. Equal lahat ng sides. So, yun ang cube. So, ito, search. Ayan, search. Karaniwan, di naman masyadong gamitin. So,
Tingnan natin yung ano, exchange, sign, exchange, favorites. Ewan ko, may favorites kayo. So, yan dito. And then, ito, tawag dito, UCS icon. So, UCS icon, command line window, ito ay no, type a command. Kahit di mo na siya i-click dyan, pag ilabas mo lang dito, mag-type ka lang ng ganyan, lalabas na yan dyan, ayun na. So, lalabas yan dyan. So, kahit hindi mo na siya itapat dito, lalabas lang sa dito yung mga command mo. So, kahit hindi mo na i-click dito para itapit yung command, kahit saan, basta pwede ka mag-click dyan, automatic na yan, mga kasibilyan. So, drawing tool access, ayan dito, drawing tool access, ito sa baba na to, grid, ayan kung nakikita nyo, yung may guhit-guhit niyan, yan, grid yan. So, pag-clinic mo to, so, mawawala. Clinic mo, meron ulit. Tawag dyan, drawing tools. So, snap mode on, snap mode off, ito, restrict ortho. Yan, ituro natin yan isa-isa. Pero tawag dito ay drawing tools. And dito, layout. Ang banda, ito, layout. Ito yun, kanina. Ito yun, yan. Ito, layout. Layout, lock, and may mga clear screen dito. Clear screen. Ito, automatic scale. Yan, rotation scale, current views. So, yan, 1:1. View, ito yung mga scale niya. Annotation scale. Hindi ko na isa-isa. Basta itong area na ito. Dito yung scale mo. Tapos, set workspace switching. Workspace switching. Dito medyo elaborate ko to sort workspace switching. So yan, oh dito yung drafting, annotation, 3D basics, 3D modeling, save current as workspace settings, display workspace level. So dito drafting and annotation tayo kasi 2D lang muna tayo, nasa 2D lang muna tayo, so drafting and annotation tayo. Pag nasa punta ka na ng 3D, yon 3D basics ka na o 3D modeling, pag-clinic mo yan, babago yung panel mo. Ayan, punta siya doon, box, extrude. So, pang 3D na tong ano mo, ribbon panel mo. 3D ano na siya. Pang 3D na siyang lalabas. So, home, solid surface yan. Oh, may nadagdag. May nadagdag na pang 3D. So, balik tayo ulit dito. Bottom right. Click natin. Drafting and annotation tayo. Click natin yan. Yan. So, balik tayo sa basic. Ano lang tayo muna? Basic lang muna tayo. Isa-isahin natin. Alam natin na gusto nating simulan na. Pero, kailangan muna natin ng basic, syempre. Basic muna kung ano yung ano. Sa basic muna tayo para maintindihan natin. Huwag nating ano, isantong paspasan. So, tandaanin natin. Yan. Okay, mga civilian? So, yan. Na-discuss ko na yung ano, understanding the AutoCAD user interface. Tapos, yun na nga. Yung, using ano, button functions of a mouse, yung left button yung hintuturo or hintuturo natin. So, left button yung hawak niya. So, i-click natin yan. Yan. Specify. Ano siya? Pick or point. Pick or point button, pick. So pag click mo siya, pick, specify location. Pick or point button to specify a point location, position to select objects, commands or menus. So andun siya, yung left button. Right button naman, rapid access is given to the available menu options. So different shortcuts, so try natin. Right click mo, ayan o. Repeat kung ano yung ginawa mo kanina. Undo, pwede mo ring ipan, zoom, steering wheels, motion recorder, yan. So, andito siya. Kung ano yung current na ginamit mong command, lalabas siya dito pag ni-right click mo, tsaka itong mga ito. So, ayan mga civilian. So, wala nang gano'n yan. So, dito na tayo, understanding toolbars.
understanding toolbars. Yan ito. No, halos sa andun naman na yung mga save as. So basic na yan. So yan. Susunod natin yung function keys. Using function keys, yung F1 online help. I-try natin, click natin yung F1. So yan, pag-click mo yung F1 sa keyboard, online help, yan, online help. So normally hindi naman nagagamit to. So close lang natin. Papakita ko lang kung ano sa inyo. F2 switches between graphics. Yan. So yan yung mga ano mo kanina. Nasa command ano mo? Command area. So escape mo lang siya. Escape lang para bumalik ka sa dati. Or ma-erase mo yung dati. Hindi naman ma-erase, or parang ano, back ganun. Tapos F3 turn off snap. So ayun, bottom right. So ayan, tingnan natin dyan kung F3 mo. O yung snap yan yung points ng kung meron sa isang line, kung gusto mong i-point siya sa middle, sa first, sa end, yan, snap mo. Pag gusto mo nang i-off, hindi mo siya makita. So try natin. So sa line muna tayo. Pag mag-try tayo ng command, pwede mong i-type or pwede mong i-click dito sa ribbon. So click muna natin dito sa ribbon. Depende sa diskarte mo. Pag gagawa ka na ng AutoCAD, ano mo na yan, diskarte mo na yan kung paano mo siya mapapabilis, kung paano mo siya gagamayin, yung paano mo magiging diskarte mo sa paggawa mo sa AutoCAD para mapabilis yung pag-drawing mo. So nasa diskarte mo na yan. So ang ano ko lang, para ma-understand natin tong toolbars, i-click muna natin dito para ma-ano natin, isa-isahin natin para magamit natin yung F3. So pag-click ko to, so any specify point, click ko left, ano, left. So always pick left yun. Pick ka lagi. Pag nagpipick ka, always left button yung tuturo yung sa mouse mo. So any specify point, so i-click natin dito. So ayan, pwede ko siyang iikot. Click dyan. Pwede kong click dyan. Ayun, no? Naka-off siya, kaya hindi mo mapasok. Pagka in-on ko siya, in-on ko, so yan, ayun, no? Lumalabas. Specify next point, may lumabas na siyang kulay green na yun. So i-click mo siya para nasa end point ka na. So kung gusto mo namang ipunta ulit dito sa, ayan, hanapin mo, ayan. Ayan. Oops, kung gusto mo ng middle, ayan, middle yan, midpoint, ayan, sabi doon, midpoint. Tapos kung gusto mo naman dito sa end, ayan, specify next point, midpoint. Ngayon, sa OSNAP na yan, so escape natin, ha? Escape or space, sa dalawa. Space, mawawala yung command. So ayan, yung pagpili mo ng midpoint and intersections, ganun, punta ka lang sa, type mo yung OSNAP. Ayan, pag tinype mo yung OSNAP, pwede mo rin i-click doon. Yan, lalabas na yan. So OSNAP, ayan, check mo, endpoint. So ito siya, ito yung ano niya, key, ito yung pinaka symbol niya, ito. So ayan, midpoint, triangle, center, geometric, yan, node quadrant. So naka halos lahat, hindi lang yung parallel, intersection, tsaka extension. So wala namang gano'n yan. So para sa akin, ito yung kailangan ko. Kasi ayan, perpendicular, tangent, nearest, yan, intersection, quadrant, node, yan. Kung gusto mo namang i-select all, yan, select all mo, mag-check lahat yan. Kung gusto mo i-clear all, mawawala lahat yan. So marami pa, dito sa OSNAP nga, ay nga OSNAP, pwede ka rin mag, ayan, OSNAP and grid, pwede mong i-edit
i-edit yung, dito mo ma-edit yung symbol mo. Pwede mo siyang palakihin, pwede mong paliitin yung kulay, yan, color tracking, object, snap, 3D object, yan, dynamic input, ayan, dito siya, oh. Enable input, pointer, settings, settings mo, pwede mo siya dito, always, yan, basahin mo lang dyan, kung anong gusto mong, kung saan saan ka magiging comfortable, yun naman lagi importante. So, ayan, dusog-dusog mo lang doon. So, kapag na-edit mo na, okay mo lang siya, mag-a-apply na siya dito sa ginawa mong work space na drawing. So, ayan, left point, ayan, drag mo, buo, mapipick mo siya lahat. Para hindi mo na siya isa-isahin. Meron kasing pwedeng pick point na isa. Pick point isa-isa. Para mabilis, drag mo lang siya. Click mo muna, left button, and then drag po para lahat. Tapos, delete. Eh. Delete, pwede rin dito. Ayan, kasi hanapin mo pa siya dito. Kaya mas gusto ko yung mas sa command line na keyboard, not by typing. Ako mas sanay, so yun ang gagamitin ko. Ayan, erase. So ayan, ito yung post snap, which is F3. So F4 tayo, F4 turns 3D post snap, so 3D, so yun siya. F5 cycles, F6 turns dynamic UCS, F6, so wala siyang, hindi siya ganung on off lang. So, natin. So, F7 turns grid on slash off. So, F7 yan, grids. So, grid. Oh, yan. Wala. Yan, F7 yan, F7. So, balik natin. F7, F8. So, turns ortho on off. So, F8, ayun. Makikita nyo dito sa, so ito yun, ito yung command ng F1 to F12, hindi F3 to F10, 11, F3 to F11, ito siya. So ito, ortho, to type, try natin, L ulit tayo, L, enter or space or line, ayan, pwede mo i-click yan, left, yan, specify first point, click mo dito, so next point mo, ayan, right angle siya, yan, right angle, so right angle lang siya, 90 degrees lang ang pwede mong i-line sa kanya pag inon mo si ortho. So ayan, kung i-off mo siya, ayan, ayan, pwede mo siyang ikutin kahit saan. Yan ang ni ortho. Ito, gamitin to. Pwede mong gamitin si F8. F8, ayan. So, 90 degrees. F8 mo ulit. Babalik siya sa specify point. So, ito, gamitin tong F8, ortho na to. Pwede mong click dito. Or F8. Walang problema sa. Saan ka mas komportable? So, escape or space. Depende. Space na lang or escape, any saan ka masaya, suportahan ka. So yon, next, F9, snap on off, snap, ayun, snap move, yan, on off. So, wala namang gano, object. F11 yan, tracking, so yan, F11, F12, so ang F12 kasi turns dynamic input on off, so off lang siya, tracking, yan. So ayan, yun yung F1, so using function keys. So kung gusto nyo, i-pause natin sa bandang huli yung mga keys, wala namang problema. So sa at the end of the video na lang. Okay mga civilian, so status bar na yan, status bar yung mga ito.
status bar, single quick access. So, ayan na, exercising.